Hello guys! Today's video, panibagong tutorial naman ituturo ko sa inyo ngayon. Pag-uusapan natin ngayon ang digital cards. Katulad nito guys, PlayStation digital cards yan. Hindi lang sa PlayStation meron yan, kahit sa iba't ibang consoles, meron din yan, kagaya na sa Xbox, Nintendo Switch, at sa mga PC games, hindi lang sa PC games, meron din yan sa mga Android and iPhone games. Bali, pag-uusapan natin to guys, digital cards sa video ito. Hati natin sa tatlong part. Unang part, ano bang PlayStation digital cards or any digital cards na magagamit natin sa ating consoles. Pangalawa, saan at paano tayo magkakaroon nito kung saan tayo bumibili. Pangatlo, paano natin to gagamitin sa ating PlayStation 4. Ayos to guys. Pero bago lahat guys, sasabihin ko na kung saan ako bumibili. Very legit na seller to sa Lazada. Ilang beses na ako nakabili nito. Papakita ko sa inyo yung mga reviews. Napaka cheap, napaka mura, napaka bilis ng transaction guys. Mabilis nyo makukuha yung code. Papakita ko sa inyo guys kung para saan yung code na yun. Napaka legit talaga. Ito, lalagay ko sa description ko down below yung Lazada link ng shop. Tinatawag na Jotunheim Digital Gaming PH. Ayos to guys. Pakita ko na sa inyo guys. Pero bago lahat, please subscribe to my channel Ryan'sPlay TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga gantong videos sa mga game livestream ko. Let's do this guys. Hello mga Ryan'sPlay TV. Ito na nga pag-usapan natin ano ba ang digital cards. Ang available ko na ginagamit ko ay sa PlayStation. PlayStation digital card katulad nito. Ano nga ba ito at paano ba itong ginagamit? Itong digital card na ito ay ginagamit para makabili tayo, makapag-avail tayo ng mga digital goods. Ano ba mga digital goods? Ang mga digital goods ay mga games na nabibili natin through online sa ating PlayStation Network. Hindi lang mga digital goods na games ang nabibili natin through online. Gagamitin natin din itong digital card na ito para makabili tayo ng mga exclusive items na bibili natin through online. Ano ba yung mga exclusive items niyan? Katulad guys sa Call of Duty Warzone, yung sa Battle Pass. Yan, makakapag-avail tayo using our digital card wallet sa ating PlayStation 4. Bale, sa Call of Duty Warzone may tinatawag na COD points. Yan. Ipapalit natin dyan yung laman ng ating digital cards. Gagawin nating COD points para makabili tayo ng battle pass. Kakaroon tayo ng mga special items like sa skin ng weapons natin, outfit ng players natin, mga combat pack. Yan, nandiyan. Katulad nyan guys. Yan, makapag-avail tayo nyan using our digital cards sa PlayStation. Hindi lang ganun guys ang pwede natin gamitin as digital cards. Magagamit din natin yung tinatawag na PlayStation Plus member sa PlayStation 4. Pwede rin sa PlayStation 3. Pwede kang mag-avail ng 1 month, 3 months, 12 months. Siyempre, pag mas mataas yung months, mas mahal. Mas mababa, mas mura. Para saan ba yan, guys? Pag member ka nyan, guys, napakalupit. Pag member ka nyan, may libre kang games every month. Pwedeng dalawa. Pwedeng tatlo, nag-apat pa nga tayong games. Minsan nga, yung, kung di ka makapag-avail ngayong buwan na to, yung next month, available pa rin yung game na yun. Pwede rin may mga ganun pag hindi ka nakapag-avail. Lalo ngayon, July, napakalupit. Ang kasama ngayon sa libreng game ay Call of Duty Black Ops 4. Yan guys, napakalupit. Kaya mag-avail na kayo, bumili kayo ng digital cards. Dito, sa link na to, sa baba. Napakamura. Napakamura at napakabilis ng transaction. Sa part 2 natin yan ipapakita kung saan ako nabili. Murang mura guys. Part 2 na tayo. Hello guys, ito na nga part 2. Papakita ko sa inyo kung saan ako bumibili ng digital card sa isang seller sa Lazada. Napakamura guys, sobrang mura talaga compare sa iba. Dito talaga ako natuwa talaga ako ng napakalupit sa shop na ito. Tinatawag natin Jotunheim Digital Gaming PH. Napakamura at napakabilis ng transaction. Thank you sir.
talagang happy-happy ako pag nabili sa inyo. Ang bilis-bilis talaga ng transaction. Through email nila, pinapadala, guys, yung code. Papakita ko sa inyo mamaya, step by step, kung paano ako bumili at kung paano natin ilalagay sa PlayStation 4. Sa email lang nila dinadala yung code na yun. Papakita ko sa inyo mamaya. And through GCash lang, napakadali guys. Kaya wala akong pinapakita sa inyong hawak na digital card. Talaga. Na-copy. Yung talagang card. Kasi through online ko rin binibili. Napakabilis guys. At napaka-convenient pa na pagbili through online. Lalo na nga yung pandemic. Ang hirap bumili sa mga malls. Example, pupunta ko pa sa malls. Nakakata ko siyempre lumabas. At di mo sigurado kung available ba yung digital card na bibilihin mo. Kalimitan kasi, syempre, hindi lagi available. May mga tinatawag kasi tayo mga region, or region trade, baka Hong Kong account ka, o kaya Singaporean account yung PlayStation mo. Pagpunta mo sa mall, wala pala yung region na yun, o kaya naman, ang mahal-mahal ng card, ay gusto mo bilhin yung mas mura lang. Dito guys, lahat available, mapa PlayStation man, mapa Xbox man, Nintendo Switch sa Steam, sa Garena, kaya guys, bumili na kayo dito guys. Nasa baba yung link natin sa Lazada Shop. Ang Jotunheim. Yan, Digital Gaming PH. Tuloy natin video, pakita ko sa inyo guys. Hello guys, nandito na tayo sa Lazada. Ito yung seller na binibilhan ko. Jotunheim Digital Gaming PH. Pakita ko sa inyo guys. Yan, Jotunheim Digital Gaming PH. Sana tamang pronunciation ko sir. Yan. Time on Lazada, 1 plus years na sila. Bali, main category talaga nila, digital goods. Chat response time, yan, ang bilis lagi. And active 10 minutes ago. Chat response rate, 98.31%. Napakataas. Almost 100%. Ship on time, 100% guys. Kitang-kita nyo naman guys. Click natin. Bali, yan, ito yung kanilang mismong shop. Dito ako nabili. Kita nyo yung sa may bandang gitna. Click your region. May nakalagay na US, SG, Singapore, Hong Kong, UK, Japan. Ito, Malaysia at Canada. Mali ang aking account ay Hong Kong. Kaya napakadali guys. Kiklik nyo lang yung Hong Kong. Oh. Diretso na kayo guys. Napakamura guys. Oh. Hong Kong, 80 Hong Kong PSN, 575. Sa iba guys, nasa 600 plus na yan. Kaya dito na kayo bumili. Napaka-legit. Click natin. Ito yung binili ko guys. Ayan o. Tingnan nyo. Pangatlong order na dito sa store na to. Ang bilis talagang dumating ng message code. Legit talaga. Legit parang uminom lang ako ng tubig. Nandyan na yung code at mabait at responsive sila mga sa mga tanong. Seller was very responsive and delivered exactly at the time. The code was done. Processing. Thanks po. Yan. True GCash lang guys. Napakabilis. Papadala sa email ninyo yung code. Ito yung example. Oh. In-screenshot ko na. Ito yung pinadala sa akin sa email ko. Order number yan. Sa taas 80 Hong Kong PSN. Jotunheim Digital Gaming PH. Hello Ryan. Thank you for purchasing 80 Hong Kong PSN. Jotunheim Digital Gaming PH. Your code is QNHT. Mali yun, tinakpan ko nga guys. Mamaya papakita ko sa PS4 ko yung mismong code na pinadala nila sa akin. Kung paano ko ilalagay dun yung aking 80 Hong Kong using that code. Yan, nandyan naman. Pati meron silang Facebook page yan nasa baba. Naka-highlight. Kita nyo naman guys. Pwede nyo rin makita dyan yung Facebook page nila. Napaka-legit talaga guys. Thank you guys. Balik natin. Pakita natin yung ibang mga cards. Yan, meron din silang Garena. Kompleto sila guys. Meron din sila sa Roblox. Napaka-legit. Thank you very much. Recommended seller. Love it. Balik natin. Ito yung kanila sa mga Nintendo. Yan, mga may Nintendo Switch. Ayos. Sa Xbox, meron din. Kitang-kita nyo naman guys. Yan, pipili. Sa Steam, meron din sila sa Steam. Dito na kayo bumili guys. Napaka-legit talaga. Open ulit tayo ng isa. Past transaction. Will buy again from this shop. Super past transaction. Legit seller and response very fast to an
order, got the code in less than 5 minutes. Napakabilis. Napakabilis. Yun lang guys, pakita ko sa inyo sa PS4 kung paano natin ilalagay yung code. Thank you guys. So guys, nandito tayo sa PlayStation 4 natin. Papakita ko na kung paano natin i-redeem yung code na binili natin sa Jotunheim Digital Gaming PH. Pakita natin guys. Pupunta lang kayo sa store. Click nyo na circle button. Tapos down nyo lang. Redeem code. Dito nyo itatype guys. Yung 12 digit code. Click natin. Yung ating code. Lalagay natin dito. Q. N. H. T. Ayun yung kanina. Atakpan natin ha. T. Double check ko lang. Click R2. Done. Continue. This code has a value of HK$80. Hong Kong dollar. Do you want to add this one to your wallet? Para nandun sa taas, meron akong 61.20. Add natin. Yes. Ayan, meron na tayo 141. Nandun sa taas, guys. Tumaas yung ating laman. Okay. Try nating bumili ng laro. Enter. Continue shopping. So, guys. Try nating bumili ng games. Bali, may nilagay na ako dito sa cart. Pakita ko sa inyo. Street Fighter 30th Anniversary Collection. Katulad yan, guys. Nakasave tayo ng 50% off siya ngayon. Kaya napakalaki guys. Nasa cart na siya, oh, in cart. 50% off from 228. Umababa ating camera. From 228, $114 na lang. Okay. Proceed to checkout tayo. Confirm purchase. Okay, nabili natin guys. Thank you. Total purchase, $114 Hong Kong dollars. Ready to download. Download. Okay yan guys, ganun lang kadali guys. Maka-avail ang digital cards at makakabili kayo ng mga games through online. Ng mga games din na wala sa mga market katulad nito. Murang-mura guys. Ang dami dito sa mga PlayStation. Tulad nyan guys, oh. Masi. Guys, ayun nga. Ayos talaga pag meron kang digital cards. Makakabili ka ng mga online games. Katulad nun guys, sa Street Fighter. Nabili ko. Mahilig lang ako sa Street Fighter. Ito dito, last chance to redeem. June month. Ito, ngayon, this last June, ito yung mga libreng games sa PlayStation Plus member. Star Wars, Virtua Fighter. Yan, guys. Tapos yan, pwede ka mag-avail ng 3 months PlayStation Plus member using digital cards. 48 Hong Kong dollars, 1 month. Napakamura yan, guys. Katulad nun, bumili tayo ng 80 Hong Kong dollars. Ayos na ayos. Kayo, guys, na gusto nyo sa itong video ito. Thank you, thank you. Thank you guys sa panonood and thank you sir ulit sa seller ng Jotunheim Digital Gaming PH. Sana nagustuhan nyo po yung video ko. Napakalupit kasi talaga ng shop nyo. Sobrang happy ko sa pag-avail. Thank you guys sa panonood. Please subscribe to my channel Rise Play TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga gantong videos sa mga game live stream ko. Thank you guys. Bye bye.